Ang tampakan gold and copper deposit ay matatagpuan sa bayan ng tampakan South Cotabato at ito ang pinakamalaki sa buong mundo. At ito ang magpayaman hindi lang sa South Cotabato kundi sa Pilipinas dahil sa malaking share na maibigay nito. Pero bago mag-umpisahan ang nasabing project, marami munang dugo ang dumanap. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang tampakan deposit ay ang pinakamalaking copper and gold ore body na matatagpuan sa tampakan South Cotabato. Ang tampakan ay siya'y kumakatawan sa isa sa pinakamalaking copper resources sa Pilipinas at sa buong mundo at tinatantya na may pakukunan ito na 2.94 billion tons of ore grading 0.6% copper at ang deposit ay tinatantya rin na mayroong 18 million ounce of gold. Ang minumungkahi na copper and gold mine ay dinidevelop ng Sagittarius Mine Incorporated or SMI sa ilalim ng Financial and Technical Assistance Agreement or PTAA kasama ang Philippine Government. Ang SMI Sagittarius Mining Incorporated ay joint venture ng global giant ang Glencore at ang Australia Indopil Resources at Filipino firm Tampakan Group of Companies. Ang kumpanya ay kasalukuyang naghahanap ng local at national government approval para sa minumungkahi na mina kasama na dito ang pagkuha ng consent para sa mga katutubo or indigenous people na mapiktuhan sa nasabing mining. At ito rin ang ni-required under the Mining Act of 1995 RA 7942. Sa panahon na ma-approve ang mining operation na ito, ang Tampakan Copper Gold Project ay magiging pinakamalaki sa Pilipinas at pinakamalaking copper mine sa buong mundo. Ang local government ng Tampakan ay kanilang kinansila ang agreement o kasunduan kasama ang Sagittarius Mine noong 2020 sa dahilan na ang terms of deal ay tagilid o hindi mabuti para sa community o residente. Ito ang sinasabi ng local na pamahalaan ng Tampakan. Habang ang mga opisyal naman ng South Cotabato ay gustong-gusto na matuloy ang delayed na 5.9 billion copper and gold project sa Sagittarius Mining Incorporated sa bayan ng Tampakan. At noong 2021, si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. ayon sa kanya na kanyang ine-evaluate ang bagong proposal mining project at kanyang inuulit ng panindigan ng local na pamahalaan ay nagpahintulot sa mga tinatawag na responsible mining operations sa Pilipinas at kanyang kinukumpirma na nagmi-meeting sila ni DENR sa ilalim ni Undersecretary Jim Sampulna para talakayan ang status ng naturang mining project. Ang gobyerno ay kanilang itinutulak ang nakabinbin na mining project na ito sa Tampakan para makatulong na ma-recover ang ekonomiya sa bansa. Ayon kay Governor Tamayo na wala siyang problema sa mining basta kahit ito ay maayos at responsable at ang mga tao at environment ay maprotektahan sa proseso sa pagmimina. Ang Tampakan project ay nag-umpisa pa noong 1995. Pero ito ay pinatigil dahil sa maraming problema, lalo na sa tinatawag na open pit mining. At nung si President Duterte ay naupo sa Malacanang, ay kanyang pinagpatuloy ang ban ng open pit mining. Pero sa kalaunan ay kanya rin itong inalis noong 2021, ang ban na 9 years old moratorium para sa bagong mining permit. Ang open pit mining ay pinahintulutan sa batas noong 1995 Mining Act. At ang mga kritiko ng open pit mining kasama na ang pinakaunang Environment Secretary ni President Duterte na si Secretary Gina Lopez ay kanya tinutukoy na mapinsala at makasira sa environment ang open pit mining. Pero sa dating executive order ni dating Presidente Noynoy Aquino, malinaw na malinaw ang hindi pagbabago ng local laws kasama ang national laws. At ayon kay Wilfredo Muncaco, Mine Geoscience Bureau Director, na ang open pit mining ay ang pinaka-safest mining method na ginagamit base sa geology of the deposit. Kung ang geology of the deposit ay nagpahintulot na open pit mining ang gagamitin, then technically open pit mining ang gagamitin. Bakit gagamit ka pa ng underground mining? Ito ang sinasabi ni Director Wilfredo Muncaco, isang expert na geologist. Kaya pala ang project na ito ay matagal na hindi naumpisahan dahil hindi malaman kung ano ang batas na ipapatupad, ang open pit mining ba o underground mining. Pero ang Duterte administration stand para sa open pit mining ay kanyang inaalis at malaking turning point ito sa mga proponents ng Tampakan na nakabinbin dahil sa South Cotabato Environmental Code ang pagbabaan sa open pit mining mula pa noong 2010. Ang Tampakan project
ay kinukonsidera na isa sa pinaka single largest direct investment sa Pilipinas. Ang Tampakan Gold and Copper Deposit ay matagtagpuan sa bundok na nakapalibot sa bayan ng Tampakan ng South Cotabato. Ang deposit ay natuklasan noong November 1990 sa isang Australian company, ang Western Mining Corporation or WMC, na kung saan ang kumpanya ay nakakuha ng mining rights sa Tampakan sa pamamagitan ng Financial and Technical Assistance Agreement kasama na ang Pilipinas. Ang FTAA ay nilipat sa Sagittarius Mine Incorporated or SMI noong 2021 at ito ini-extend hanggang 21 years ang development sa naturang project. At natigil ito dahil sa maraming problema gaya ng pagbabawal sa tinatawag na open pit mining sa probinsya ng South Cotabato noong 2020 at ang national ban noong 2017. Noong 2020, ang local authorities ng Tampakan ay kanilang kinansila ang deal dahil labag daw ito sa local communities. At noong September 19, 2020, ang National Commission of Indigenous People or NCIPE ay nag-i-issue ng Certification of Precondition sa SMI o Sagittarius Mining Incorporated at ito'y nagpapatunay na ang SMI ay sumusunod sa mga paraan at proseso na kinakailangan para sa mining project sa mga ancestral domain. Noong inalis ni President Duterte ang ban para sa open pit mining noong 2021, ito'y nagbubukas ng bagong posibilidad para sa revival na bubuhayon uli ang mining project kasama na ang development ng Tampakan Project at ito'y tinatarget sa taong itong 2022. Ang approval ng Tampakan Mining Project, ito'y magiging pinakamalaki sa buong Pilipinas at sa mundo. Ang Pilipinas ay mag-aani ng taon-taon ng average na 375,000 tons of copper and 360,000 ounces of gold sa loob ng 17 na taon. Ang site ng nasabing proyekto doon sa ancestral land ng Balaan Tribe na siya mismo ang diretsong maapektuhan sa development ng Tampakan sa pamamagitan ng paglilipat o paalis ng mahigit sa 4,000 na mga community members o residente at ayon sa Convergent Initiative for Environmental Justice na ang proyekto ay makaapekto rin sa Balaan culture of indigenous way of life dahil sa pagbabanta nito sa local ecosystem. Ang mining project ay magdudulot din ng tensyon sa rehiyon at ang pagsasalungat mula sa Balaan Tribe Representative sa pamagitan ng kanilang saluubin patungo sa proyekto at kabilang na ang mga Balaan community ay hindi magkasundo. At bilang tugon sa mga lumalaban sa nasabing mining project, ang project site ay heavily militarized at maraming mga barilan ang nangyayari at nagresulta ito sa pagkamatay ng 8 na mga katutubo at mga security forces mula noong 2012. At ang isa dito ay ang katutubong anti-mining activist na si Juby Capion kasama ang dalawang anak ay binaril sa Philippine Armed Forces noong October 18, 2012 at ang legal case ay pinapiled laban sa mga miyembro ng Philippine Armed Forces dahil sa pagkamatay ni Juby Capion at ang dalawa nitong anak pero ang kaso ay na-dismiss noong October 2013. At ayon sa World Resources Institute, ng Tampakan Project ay nangailangan na linisin ang mahigit sa 3,935 hectares of forest at malaking impact nito na may dulot nito sa ecosystem kasama nito ang risk of endangered flora and fauna species. At dagdag pa nito ang paghuhukay ay magdudulot ng pagkasira ng aquifer sa lugar mismo na makapagbawas ng kalidad sa groundwater sa area at dahil daw sa kanilang concern ukol sa project at ang environmental impact nito dahil daw ang open pit mining ay nagbabanta sa food supply at water source at dahil dito maraming nagprotesta at tumututol. Ito yung mga taong ayaw ng mining. Pag walang mining, wala tayong cellphone, computer, TV, laptop at iba pang gadget at iba pang mahalagang kagamitan sa bahay. Lahat ng mga ito ay galing sa mining. Maraming mining dito sa Pilipinas at sa buong mundo, hindi naman nakasira ng environment bagkos nakatulong pa sa komunidad dahil ang mga mining company ay nagpatayo ng mga paaralan at health center at iba pang infrastructure sa lugar kung saan nandun ang mining site. Bakit hindi na lang titingnan ang assessment at perspective o pananaw ng SMI o Sagittarius Mining Incorporated sa halip na kukunta at magprotesta kaagad? Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Miguel Sinuda at ni Black Bantan TV. Hanggang sa susunod, maraming salamat.